katanungan natin sa Duterte administration, sa House leadership, what makes this measure or the effort to swiftly pass the lowering of the minimum age of criminal responsibility more important, more urgent, and more necessary than tackling measures addressing homelessness, no, landlessness, even the billions worth of flood control scam, diba? Yung corruption sa ating bansa. Yan yung mga issues na dapat nating gawing priority. Mr. Speaker, wala na ba tayong ibang kayang gawin? Wala na ba tayong ibang magagawa? Kundi itratong kriminal ang mga bata. Ang sa punto po ng representasyon na ito, Mr. Speaker, ang hakbang ng lowering of the minimum age of criminal responsibility, hindi po yan nagpahinga at nahinog sa nakaraan na halos 3 taon. Yan po ay napigil ng malawakan na paglaban, hindi lang po ng Kabataan, kundi ng iba't ibang sektor na may pakialam sa interes ng mga bata at ng sambayan ng Pilipino, na nanawagan ng no to lowering of minimum age of criminal responsibility. Lubos-lubos na nanawagan ng children are not criminals. Hindi dapat ituring na kriminal ang mga bata. Dapat lubusin ang mga hakbang upang sila ay masagip. At ito ay isang hakbang na hindi nagsasagip, kundi lalo lang magpapahaba sa kapakanan ng ating mga bata. Lalong-lalo na kasabay ng mga bata karan na nagtutuloy-tuloy pa rin ang mga pamamaslang sa ilalim ng gera kontra droga ng administrasyon na ito. Maring tinututulan ng Kabataan ang lowering ng minimum age of criminal responsibility. Hindi dapat itrato na kriminal ang mga bata, ang ating mga kabataan. Dapat bigyan aksyon at prioridad ng ating gobyerno, no, yung mga dahilan kung bakit nagiging biktima ang mga bata sa isang lipunan na lubog sa kahirapan, kung saan matindi ang korupsyon, no? Yan yung mga dahilan na nagnanakaw sa mas magandang buhay at kinabukasan sa ating mga bata. Napakabagal pagdating sa mga hakbang na tutugon sa kahirapan o maaring maging hakbang ayan para malutas itong kabi-kabilang mga pamamaslang sa gera kontra droga, yung problema sa lupa ng ating mga magsasaka. Halos natutulog yan sa mga komite. At hindi man lang nasasalang ayan, para sa debate ayan, sa plenaryo. Ngunit itong lowering ng MACR, paspas na paspas at naratsyada na agad para maipasa sa second reading. Ayan. Kaya alubos na nakakabahala ang ginagawang pagratsyada na ito sa Kongreso. Eh, dahil kung kaya nila gawin sa lowering ng MACR, maaari din nilang gawin sa iba pang mga patakaran. And katulad ng charter change, ayan, sa muli na namang pagtutulak ng institusyon ng death penalty, ng mandatory ROTC sa senior high school. Diba? Kaya dapat talagang magbantay ang ating mga kababayan at huwag hayaan na maratsyada na lang ang mga hakbang na ito nang walang malawakan na pagtutol. Nakakabahala ang record ng supermajority dito sa Kongreso na kung ano ang sabihin ng Malacanang ay daglian na rin nararatsyada o pinapasa. Ayan. Kaya hamon talaga ayan, sa ating mga kapwa mamabatas na sumuway sa utos ng Pangulo ayun para doon sa interes ng
ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga bata, na unahin yung interes ng publiko, di ba, ng mga bata bago yung interes sa politika. Nakabata yan dun sa ano, sa malawakan talaga na oposisyon na ating ipapahiwatig. Ayan. Hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo na tayo ay nananawagan na no to lowering of the minimum age of criminal responsibility. Children are not criminals. Itunay ang ating hangarin na protektahan ang interes ng mga bata at kabataan. Tinggin po natin ang mga paningalang resolusyon na nais maimbestigahan ang bawat isang kaso ng pagpaslang, ng pagkamatay, ng mga bata, ng mga kabataan, at lahat po ng sinasabing mga nanlaban at nasangkot sa gera kontra droga.